kasagitanan, handang magbigay ng konting kaalaman para sa inyo ngayong araw na ito. Bago ang lahat, nais ko paalam sa inyo na ngayong Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. Inaanyayahan ang buong bansa na ipagparangalan ang wikang Pilipino at ang mga katutubong wika 2019 ngayong Agosto. Sa may tema, wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. Hangad ng tema na ito naman maikintal sa pambansang kamalayan ang halaga at gampanin ng wikang Pilipino at ang katutubong wika sa pagbuo ng isang bansang nagkakaunawaan. Kabilang ang wika sa pamanang pangkultura o intangible heritage ng isang lahi. Sa wika, matatagpuan ang mga kayamanang pangkultura tulad ng identidad, tunika, oral na tradisyon at panitigang nakasulat. Maituturing na yaman ng Pilipinas ang pagkakaroon ng maraming katutubong wika. Nais natin pagpugayan at patunayan na mahalagang bahagi ng ating pagkabansa ang mahigit 130 katutubong wika ng Pilipinas. Kung hindi natin ito aalagaan, nanganganib ito. At kung ating pababayaan naman, maaaring maglaho pa ng tulugan. Kapag naglaho ang isang wika, tila may isang tahanan o isang budela ng ating mga alaala at tradisyon ang mawawala at di na magbawi kailanman. Ang wika ko'y wika, ating katutubo, na nilanapa sa ina, sa nuno ng kanyang ulo. Taglay nito ang salaysay, mataal at mga puso, at nagtagat ng lumipas na tagbagyo ng tumubo. Hindi ito natatakot sa anumang pagsakot. Yumayaman ito kahit lumulungang nakagapos. Ngunit kapag nakalaya, aasahan mo may sasagot. Nabulaklak at insenso sa anak ng pagkamot. Ang wika nga, walang wika isinila upang maging mas mataas kaysa ibang salitaan. Ang kintay, walang wika sa sarili sumayaman nang higit pa sa may-ari gumagamit araw-araw. At ayan ang tula ni Rio Alma. Alam mo ba na ang wika ay hindi lamang instrumento sa pagpapahayag ng kaisipan, kundi ng saloobin, gawi at paniniwala. Sa pamamagitan nito'y naipapahayag natin ang nadarama natin sa ating kapwa o pagpapahayag ng emosyon. Maraming paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa wikaing Pilipino. Isang paraan ang paggamit ng pandamdam na pangungusap sa pagpapahayag ng matinding damdamin. Ginagamit sa pangungusap na ito ang bantas na padamdam. At kung minsan, ang bantas na patanong. Tulad ng paghanga, pagkagulat, pagkatuwa, pagkainis o pagkagalit. Ginagamit din kung minsan ang panandang pananong sa pagpapahayag ng damdamin lalo na kung ito ay may halong pagtataka. Maaaring samahan ang mga ito ng parirala o sugnay na tumitiyak sa emosyong nadarama ng tao. Isa rin paraan ang paggamit ng pahayag na tiyakang nagpadama ng damdamin o saloobin ng nagsasalita. Ngunit, mahuhulang hindi masyadong matindi ang damdamin inihayag sa ganitong paraan. Pansin din ang ginagamitang tuldok ang mga pahayag. Bagaman maaari rin gamitan ng padamdam ang bawat isa upang makapagpahudya ng mas matinding damdamin. Maihahayag din ang iba pang emosyon tulong ng mga sumusunod na construction grammatical. Paggamit ng mga padamdam na pahayag ng karaniwang tinubuo ng paralelang nominal o adjectival. Maraming salamat po sa mga nag-ubos na naman po ng aming kanilang oras para panoorin po ang aming maikling pagpapaliwanag tungkol sa ating wika o sa mga katutubong wika. Ako nga po muli, si Stephen Salandanan at ito po ang 10 SPA Productions.